investing is a lifestyle. Gusto ko lang po sa kanila, ituro sa kanila na it's a habit. Kasi investing kailangan kasi consistent. Hindi pwede yung isang beses lang. Kailangan consistency is the key. Time. Correct. Yeah, money and consistency. You are in Peaceabilities here in CBRC.tv. Elaine, bakit invested lifestyle? Ilabas natin ulit yung bakit invested lifestyle ang pinangalan mo sa YouTube channel mo? Kasi po, yung investing is a lifestyle. Gusto ko lang ituro sa kanila na it's a habit. Kasi investing kailangan kasi consistent. Hindi pwede yung isang beses lang. Kailangan consistency is the key. Time. Correct. Yeah, money and consistency. So kahit na maliit lang yan, okay lang because it will build over time. Pero meron kang tatlong F dito. Yes. Ha? Mm-hmm. Meron kang tatlong F dito. Finance, fitness, and freedom. Ha? Mm-hmm. Kaya nakita ko, meron kang tungkol sa jumping rope. Yes. Sa abs. Sa abs. O, huwag mo na ipakita yung abs mo, ha? Kasi ang laki-laki. Sa akin, pangit ang bagsak ng katawan ko. Lahat nasa tiyan. Bakit tatlong F na finance, fitness, and freedom? Bakit ito ang napili mo? Kasi po, ang misconception sa investing, sa tingin ko, is yung ibang tao, nag-i-invest po sila dahil meron silang gustong bilhin. Yung iba, bahay, kotse, I don't know, eroplano, pwedeng ganyan. Yes. But ako po, nag-i-invest dahil I want freedom. I love my job. Gusto ko po yung trabaho ko. Pero I want to be in a situation where kung ayoko na sa trabaho ko, I can just leave it and I can live with passive income. So that's why that's finance and freedom. Pero kailangan din po natin alagaan yung health natin. Dahil kapag yung health natin is nawala, wala na rin yung finance and freedom. Yes. So, kaya yun po yung tatlo na gusto kong ituro to simplify it. Kasi maraming noise, especially in investing, na, lilituhin ka nila, but you have to know. Mamadaliin ka nila. Mamadaliin ka nila. Get rich quick scheme. Get rich quick, yung mga ganyan. But you have to focus on the fundamentals, di ba? Compounding interest, living below your means. Yan yung mga gusto ko pong ituro sa channel ko. Pero Elaine, napansin ko at tingin ko lang, I may be wrong, ikaw ang may channel na yon at ikaw ang gumagawa, ikaw ang nakakaalam. Mm-hmm. In fact, yun din yung marami kong tiningnan. Yung mga investment scams, ang daming nanonood. Ang daming views, di ba? Ang daming views. Kasi ang pananaw ko dyan, maaaring nag-aaral sa investment, kaya biniview yung video mo. Meron pumasok na hindi nga naintindihan, i-view ko yung video mo. Merong nag-invest na scam, papanoodin ko lalo yung video mo. Kaya maraming nanonood. Lalo na pag talagang you zeroed in, yung talagang tinarget mo, specific. Yes. Tsaka magaling ka, nilalanggan mo ng kolatilya kagad, parody po.
ito, experience ko po ito para hindi ka mademanda. Eh, alam mo, sila, sila pa malakas ng loob magdemanda ng libel, mga loko talaga sila. Bakit investment scams ang napunterya mo? Okay po. Noong nag-start ako talagang gusto ko po talaga is finance, di ba? Yung investing, yun ang focus ko. Pero napansin ko na ang dami-dami, especially pandemic, ang dami-dami kong nakikita sa Facebook feed ko na nagpo-promote ng mga investment scams. And gusto ko lang, yung mga malapit po sa akin, dinidirect message ko, it's a scam, it's a scam. Pero hindi sila nakikinig sa akin. So, ako naman po, inisip ko, kung hindi sila makikinig sa akin, lahat ng research ko, ilalagay ko na lang sa YouTube ko, baka merong isang taong makinig at ma-inform sila po, di ba? Na, so, there's a misconception na naninira ako ng company or na gusto kong patumbahin yung company. But actually, it's not negative. I'm just pointing out yung mga risks. Kasi, sa alam niyo po yan, sir, sa isang investment, you have to know the risk and rewards, right? Correct. So, sa crypto, I invest in crypto. I told you po before this interview, we invested like $1,000,000 in crypto. And that is like the most high risk investment that you can make. But I understand it. I understand that $1,000,000 can be gone like this. So, I just want them to understand the risk that they're taking. Because most of those scams, they promise guarantees. Correct, correct. And there is no guarantee in investing. Yeah, there is no guarantee in investing. Kaya yun po yung gusto ko talagang matutunan nila. If mapanood po nila yung video ko and gusto pa rin nilang sumali, it's fine. sa tingin ko rin po is kasi kapag na-scam ka, mahirap pong aminin yan. I was one of them. 17 years ago, na-scam po ako. At hindi ko matanggap sa sarili ko. I felt shame, di ba? Parang, you feel shame. And then, like, ngayon po na merong isang tao na nagsasabi na hindi nila kasalanan na ninonormalize yung mga scam na parang it's normal to be scammed. Ngayon po, nagkakaroon po sila ng safe space para i-share yung mga istorya nila. Kaya sa tingin ko, marami rin nanonood. Yes, yes. Ako, minus the being hyper, ako po, I'm telling you, 600,000 followers of CBRC.tv, our followers in Peaceabilities, over 100,000. Follow, subscribe, click the notification bell of Invested Lifestyle of Elaine Linga, Finance, Fitness, and Freedom. Pinakasulit po. Aside, ang maganda pa rito, I got entertained, Elaine. I got entertained. Ang galing po nitong si Elaine. Akala nyo may lights, camera, action. Akala mo meron siyang maraming... Ikaw lang yan, tsaka asawa mo siguro, ako no? Ako po. Akala nyo po matinding production. Pero nakikita nyo po yung very important sa akin. Aside from yung mga comment ng mga nanonood, Elaine, very passionate ka raw. Ramdam na ramdam nila. Very authentic po. Totoo. Very authentic. Authenticity will always float. Kitang-kita ko po doon sa mga video ni Elaine. Elaine, yung MLM, multi-level marketing, yung iba sinasabi, may negosyo ko MLM, may investment ako MLM, sigurado ko sa MLM, wala na akong ginagawa, si upline ko na ang bahala dahil sa MLM. Ako, personal ko, the likes of Avon dito sa Pilipinas, a little, yung Amway, these are some of the, in my mind, aking observation, mga legit, they don't promise the sun, moon, and stars pag pumasok ka sa multi-level marketing, and they really clarify that it's a form of marketing. It's not business, it's not investment, it's a form of marketing
a certain product or service. And they don't promise you to be rich and be lazy. Bahala si Apple sa'yo. Ikaw, bakit mo pinunterya yung MLM scams? Okay. Honestly po kasi, yung FTC, meron silang guidelines. Yun yung lagi kong ginagamit for red flags. Now, I'm in the search talaga for that unicorn na sinasabi nilang MLM na hindi pyramid scheme. Yun yung gusto kong malaman kasi hindi pa ako nakakita. But also, I have to say na hindi ko naman panatinitingnan every single MLM. So, yun po yung goal ko. Tingnan ko yung every single MLM at tinignan ko kung paano ba yung earning potential. Kaya mo bang mag-earn sa mga MLM na yun? Ngayon, kasi ang MLM at pyramid scheme, there's a thin line that separates them, right? Kapag focus on the product, pwede na pwede, sustainable dahil binibili. But when you focus on the recruiting, ang hindi ko maintindihan is hindi mag-work ang endless chain. It never works, right? And yun nga po sabi niyo. Tuwa nga ako sa reaction mo. Eh, mas marami pa sa populasyon ng buong mundo. Opo. Tuwang-tuwa ako habang nanonood ako dun sa videos. Pero may mga nagsasabi po na gagawa daw sila ng baby. Gagawa daw sila ng baby. Pero ang sinasabi ko naman dun is, actually yung MLMs, kaya hindi sila nagko-collapse ng sinasabi ko umaabot ng 8 billion. It only means that hindi yung marami sa kanila hindi nakaka-recruit. Correct. So, because if everyone recruits, then it will overtake the population of the world. So, marami sa kanilang hindi nakaka-recruit. And isa pa nga yung advertising, right, sir? Yung advertising po is they advertise as a business opportunity, but statistics says that you have a 1% chance of getting rich. Right. Casinos, roulette table po is 2%. Pyramid schemes, no product pyramid schemes, 10% chance of getting rich kapag nauna ka. So, sa casino po, you have the expectation. They don't advertise sa pinto po ba ng casino nakalagay, oh, this is a business opportunity. It's not. So, kapag natalo ka po, okay lang. You know what you're doing. Yeah. Yes. Pero sa MLM, they advertise it as a business opportunity when it's not. Yan lang po yung gusto kong, yung point ko lagi sa mga videos ko. And then, ayoko rin naman na puro na lang ako, this is a scam. Kaya, ngayon po, every Friday, tinatry ko gumawa ng mga investing, ano po yung alternative nila. Elaine, nagtatanong yung isang viewer natin, si Camille. Ano raw yung MLM, multi-level marketing? Mabilisan, in your own words. Ang tawag po dyan sa Pilipinas is networking. Ito po yung, yung isang business na may product pero magre-recruit ka ng mga tao at yung mga mabibenta nila is magkakaroon ka ng commission. Yung mga i-invite ng mga in-invite mo, magkakaroon ka rin ng commission. At yes. Parang para kayong magkakakompetensya. Pero pero nakakakuha ka. So kapag nakakuha ka, ang premise noon, kapag nakakuha ka ng maraming tao, hindi ka na magtatrabaho. 'Yun ang premise noon. Yes. Yeah. Yes. Kapag po lumaki yung channel ko, iniisip namin is to create a media company, non-profit media company na gusto ko po yung self-sustaining siya na walang sponsor. Bale, self-sustaining nga para wala po kaming kinikilingan. Correct. I don't know if you know like investigative non-profits in the US. Marami pong ganun. Pero yes. Naka-focus po kasi sila sa international corruption. So, gusto ko mag-focus sa scams. Lalong-lalo na sa Pilipinas. Ngayon po, sir, gusto ko lang i-reiterate kasi sigurado ako maraming magsasabi na kumita kami dito. Hindi to. Maraming yung... Tsaka, Elaine,
Inaagaw mo ang pangarap naming yumaman, Elaine. Inaagaw mo ang pangarap naming yumaman. Di ba ganyan sila eh, mag-comment. Papa, inaagaw ko lang. Gusto ko lang po sabihin na, kasi, syempre, sinasabi nga natin MLM scams, di ba? Ang scam po kasi, para sa akin, ang definition ko ng scam is if I was promised something na sinabi mong kikita ako ng 60,000 a month at hindi ako kumita ng 60,000 a month, that is a scam. Correct. Yun correct. Yun yung para sa akin. And it doesn't mean na kayo po kumita kayo ng million. I'm talking about the majority, di ba, sir? Yes. Majority. Eh, paano yung ibang tao? Usually, yung mga nahuli, yun ang kawawa din. Kaya, ano, at there's also a misconception po na yung mga naluloko lang ng mga scam is yung mga mahihina ang utak. Yun po, or greedy. Naku, marami mga bankero. Yeah, opo. Gusto ko lang sabihin na anybody, di ba lagi ko po sinasabi na anybody can be scammed. Depende lang yun sa vulnerabilities mo. Yes. So, kailangan po lahat tayo, kahit tingin natin na tayo na yung pinakamatalinong tao sa mundo, kayang-kaya tayo scam. Bernie Madoff, di ba po? Si Bernie Madoff. Siya ang chairman ng NASDAQ. Pyramid king pala, no? Oo, pyramid scheme. And then, meron din pong isang mathematician na nobody. Yung sinasabi po nila sa akin, I'm nobody. Who are you? Are you a billionaire? Yung mga ganyan. Kasi ang ano ko po dito, di ba, alam nyo yung Emperor's New Clothes? Yes, of course. So, yung Emperor's New Clothes, ako lang po yung batang nagsasabing, wala naman damit yung Emperor. Yes. So, it doesn't matter kung bilyonaryo ako or meron akong isang malaking business. Kasi meron akong small business. We have 10 streams of income. Lagi niyo po sinasabi yan. Yes. Kung maliit sila. Pero, I have eyes. I can see it. And math doesn't lie. So, yung message ko. Kaya, yan. Kung interesado po sila sa investing at para makaiwas sa mga scam, yeah, please subscribe to my channel at palakihin natin ang community ng mga financial literate sa Pilipinas. Elaine Ndinga, Invested Lifestyle, maraming salamat. Thank you. Bye!